Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buo Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, binatikos ng mga vice presidential candidates si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sa hindi nito pagdalo sa debate na inorganisa ng Commission on Elections o COMELEC. Sa vice presidential debate ng COMELEC kahapon na ginanap sa Sofitel Hotel, nagkakaisang sinabi ng ilan sa vice presidential aspirants na dapat ay dumalo si Duterte Carpio sa naturang event. Ayon kay Partido Lakas ng Masa candidate Walden Bellio, dapat parusahan ng alkalde maging ang running mate na si dating Senador Bongbong Marcos Jr. sa hindi pagdalo sa debate. Para naman kay Senator Kiko Pangilinan, hindi dapat suportahan ng taong bayan ang mga kandidato na hindi sumisipot sa mahalagang okasyon. Iginiit naman ni Rizal Lito David na mahalagang malaman ng publiko ang mga pananaw ng isang kandidato sa maraming issue. Sa halip na umaten sa COMELEC debate, dumalo si Mayor Sara sa campaign rally ng kanyang mga kaalyado sa Malabon City. Mga kababayan, nasa Pasig na ang liwanag ng pag-asa dahil ang sigaw ng mga Pasigyano. Hindi natinag ang mga taong dumalo sa campaign rally ni Vice President Lenny Robredo sa Pasig City kahapon, March 20. Sa kabila ito ng bomb threat na kumalat sa social media, na sa pagsisiyasat ng Philippine National Police o PNP ay pananakot lamang. Nagkulay pink ang kahabaan ng Emerald Avenue sa Ortigas Center dahil sa dami ng mga dumalo sa pagtitipon na ayon sa kampo ng pangalawang pangulo ay pinakamaraming bilang ng tao sa lahat ng kanilang campaign rally. Sa pagtaya ng Philippine National Police, nasa 137,000 ang dumalo sa Grand People's Rally ng Tambalan ni na Robredo at Senator Kiko Pangilinan, pero ayon naman sa kampo ni Robredo ay aabot ito sa 180,000. Karamihan umano sa dumalo ay pawang mga kabataan na kanya-kanyang paandar para maipakita ang suporta sa kandidatura ni Robredo. Muling binomba ng Russia ang isang pasilidad sa katimugang bahagi ng Ukraine. Ayon sa ulat, gumamit ang Russian forces ng hypersonic missiles target ang isang training center sa bayan ng Okhruch. Nasira umano ang isang fuel storage site kung saan nagre-refuel ang Ukrainian Armed Forces. Noong Sabado, nagpakawala rin ng missile ang Russia at tinamaan ang isang underground missile at ammunition storage site sa western Ukraine. Para sa Kidlat News Update, ako si Rosaline Sinchonko, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatuto para sa susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.